What's up, mga bro? Punta ka ngayon sa ano? Malolos sa Vista Mall sa Sec Moto Supply. Titingin ako doon ng side mirror na barahin. Sana meron silang stock. Bago lang yung Sec doon na branch. Uy, uy, uy. Nakita ko yung kaya no? Red Seed Potato. Doon yung barahin side mirror niya Sec. Maganda siya. Full alloy, tapos ano, may tornilyo dun sa lagyan ng salamin, so pwede mo siyang palitan pag nabasag, hindi kagaya na iba, hindi mo na pwedeng palitan pag nabasag yung salamin. Ayun, pwede mo siyang tanggalin, may screw. Meron din naman sa Shopee, kaso yun lang, medyo nag-aalangan akong ano eh, pa-deliver ngayon ng mga ganon, fragile, pwede mo basag. Malapit-lapit na rin tayo, 19 kilometers. Medyo malayo pa. Ay, 50 kilometers yun eh. Simula dun sa amin. Papunta dito sa Vista Mall, Sec Malolos. Try natin mamaya, video natin yung ano. Sa loob, mapakita ko sa inyo kung ano meron dun. Tuloy na. 8.4 kilometers. Alright, pauwi na tayo. Nakabili ako ng side mirror, kaso iba siya. Yung nabili ko, hindi siya Sec na brand. Iba siya, pero halos parehas lang. Difference lang nila, ano, wala siyang tornilyo. Hindi na to tornilyo yung salamin. Hindi mo siya pwedeng palitan. Pero mas mura siya. 1.2 yung presyo, kasi yung sa Sec 1.5 eh yung dapat nabibiling ko. Tapos naka 20% off sila, so parang 960 lang yung binayaran ko, kaya kinuha ko na rin kasi naka sale. Nakatipid tayo ng 500. Paras lang naman sila, yun lang difference yung ano, case nya hindi mo na mapapalitan ng salamin pag nabasag. So, uwi muna ako, tapos kabit natin side mirror, bar end. Try natin kung makakabit ko po tong ano, tong lever guard ko. Abiyahin muna ako, palilayo po yun, 50 kilometers. Kabit natin pag uwi. Side mirror Hercules 1.2 siya, tapos naka 20% off. Ayan, binara ko 960, kaya binili ko na rin. At yung salamin, clear lens. Clear lens siya. Kasukat lang din siya nung sa Sec na dapat bibiling ko. Yung may tornilyo andito.
Kasi sabi ng iba siya, ito. Meron siya nito. Pwede mo siyang gawing ano, side mirror type na nakakabit dun sa kabitan ng stock side mirrors. Nakaganyan. Tapos nakaset siya ng ganun. So, hindi natin gagamitin to kasi sa bar end natin lalagay. Makasama siyang screw. Hindi mo na magagamit to. Siguro gamitin ko na lang ito dun sa crossbar ko. Nanggal ko na yung lumang side mirror eh. Kasama rin siya ang mga allen. Ngayon ito, maiksi yung bolt niya oh. Kailangan natin yung palitan ng mga abang bolt. At yung gamit kong bolt dun sa lever guard ko. Mahaba siya, abot naman. Tapos kailangan niya rin ng improvised na spacer kasi may ipit to sa ano eh, katratel yung may ipit na mabuti. Ito, nag-improvise na lang ako. Pwede kayong gumamit ng washer, pwede yung mga lumang fly balls, pwede rin yun. Ako, ito na lang, improvised spacer. Ayan, ganito yung tsura niya pag ganito yung setup. Ayan, tinesting ko na kasi yung kahapon eh. Ayan, gaya nga nasabi ko, gusto ko sana na ilagay pa rin yung lever guard. Ito. O pwede ko siyang pagsamahin. Itong lever guard, yan, yan siya. Nakapasok yan dito. Ito, may ano na, spacer na. At tinanggal ko na to para mailagay natin itong side mirror, yung bar end. Yan, ganyan. So, medyo maluwag siya. Gagawin ko dito, balutan ko ng tape to para sumikip, para din hindi ma-damage pag nilagay. Halimbawa, pag nagsawa na ako dito, ayoko na, pwede kong tanggalin, hindi na siya ma-damage kasi lagyan natin ng tape. Punta yung 3M tape. Ito rin palang loob nito, nilagyan ko ng tape. Ayan, para masikip siya, para less vibration din. Long ikot lang. Kapal naman yan. Bukas, bukasan natin ng konti ito. Ayan, tapos tiglabi na lang natin. Tsura nya para pag nilagay natin yung lever guard, sikip na siya, tapos hindi na madadamage, diba? Nagay ko din siya. Ayan, sikip, kabit na natin. Alright, so kabit na natin ito dito. Ayan, ito pala. Ito kasing sa Honda Beat. Parang tread type siya eh. Hindi siya kagaya ng iba na meron ganito. Ito naman yung higpit mo dyan. Tapos meron ditong parang patulis na ganun. Yan ang higpit. Pag inigpit na mabubuka to. Pag bumuka yan, yan saka siya higpit. Ito, tread type na. Wala nang ganun. O, recto na yung salpak. Tapos kita nyo, may space siya sa throttle. Makailangan mo talaga ng spacer para hindi siya lumapat pag nito-throttle ka. Bigyan ko pa ng isang washer para hindi siya lumapat. Ayan. Ito yung bar natin. Ito yung lever guard. Ayan, salpak natin dyan.
bolt. Sun spacer. Pantay ko lang dito. Mas maganda rin, lalagyan niya ng tread locker para mas safe. Wala pa ako noon, mabili na lang ako, lagyan ko na lang din yan. Ito na ito, para mas maigpit. Siguro yan. Ang importante dyan, hindi naiipit yung throttle. Kaya kailangan tama yung spacer nyo. Ah, may space pa. Importante yung spacer. Makapit ko rin yung kabila. Ganyan, ganyan tsura nyo. Pag may lever guard na kasama, mas okay, no? Right, so test natin to. Ito na yung bago nating side mirror, bar end. O yan, nakalagay na yung lever guard. So mas okay siya tingnan. Para sa akin, ayun, tingin nyo, anong mas maganda? Yung walang lever guard o yung ito, may lever guard. Maganda naman yung vision. Nakita yung likod. Maganda yung ano niya, salamin niya. Hindi siya naka-zoom. Pinag-compare ko din yan doon sa dati kong side mirror. Parehas lang yung nakikita. Kasi yung laki lang. I mean yung ano, hindi siya naka-zoom. So meron ibang side mirrors na ano eh, naka-zoom yung ano, salamin. So nakakailang. Yan, matayin natin dito, may vibration. Wala naman, okay naman. Normal lang na kapag ano, medyo malubak, malog talaga. Pero hindi siya yung sobrang lakas na vibration na kapag naka-idle lang, nagba-vibrate na. Yung mga gano'n na side mirrors eh. So, wala. Ayan, maandar na ako. Medyo malubak. Normal lang. Hindi siya ma-vibrate. Ayan, okay. Kitang-kita kayo nasa likod. Ganda ng vision. Buong kalsada sa likod ko. Kita ko eh. So, konti lang yung nakikita sa baraso ko. So, pwede nyo namang i-adjust yan. I-fine-tune nyo. Saan kayo mas sanay na view. Para sa akin ito, konting kita yung braso, konting kita yung cap box. Hindi siya ganun kalawa kagaya nung dati ko. Siyempre lapad nun eh, pero kita mo siya. Hindi ka mahihirapan na mag check ng mga sakyan sa likod mo. Yan, dito medyo malubak. Okay naman, hindi naman siya na-vibrate na sobra. Baka normal. Hindi nag-blur yung ano, salamin. Pag masyad, pag malubak, hindi siya nag-blur. So, okay itong salamin na to. Ang gandang klase. Oo. Diba talagang ano eh, nag-blur eh. Pag malubak, saka pag high speed. Speaking of high speed, try natin doon. Ito ko dadaan sa Clark eh. Tingnan natin kung okay siya sa high speed. Pero na-testing ko na kahapon to. Pero yung nilagay ko nga, yung ano lang, bar end lang, hindi ko nilagay itong lever guard, ngayon lang. Try natin dito.
Alright, let's go. Clear. Yeah, wala namang vibration. Tayo na 80. Wala, clear pa rin. Malinaw, malinaw siya. Hindi siya nagbe-blur, walang vibration. Maganda. Tapo tayo ng 100. Okay naman. Worth it naman tong ano, salamin. Ganda yung quality niya. Full alloy. Matibay talaga to. Yala, hindi mo siya pwedeng palitan ng salamin pag nabasag. Paingatan mo na lang na sumagi ka. Matansya mo naman na yan. Dali naman itong mancha kung sasabi ito, hindi. O, ito rin pala, no? Lalagyan natin ng side mirror dati. Wala na siyang ano. O, kailangan niyang takpan. Eh, iniisip ko pa kasi kung bibili ako nung ano eh. Nung gold bolts na or yung titanium bolts, mas maganda eh. Yung side mirror. Para matakpan. Pero iniisip ko kung ibabalik ko yung crossbar ko. Sayang naman kasi. Kaya doon din ako nagmamount ng ano eh, cellphone. Ang navigate. Tsaka yun nga yung pang dual cam ko. Front cam. Malalaman. Mag-iisipan ko pa. Malalaman mas okay. Tinawala na itsura niya. Kung merong crossbar o yung wala. Wala yung mas maganda sa camera. Ngayon, regarding naman sa ano, sa LTO standards, malamang nagdadalawang isip din kayo paglagay nito, no? Para ako din eh dati. Hindi ko talaga sigurado kung inuuli ba o hindi pag ganito. Okay naman siya, malaki naman. Pero hindi ko sigurado kung 3 inches in diameter to eh. Yung kasi yung nabasa ko. Wala naman talaga kasing malinaw na memo tungkol sa side mirrors. Tapos yung may one time pa na nakita ko may hinuli a bar and side mirror. Yung kanya naman kasi sa ilalim nakalagay, so nag-i-impede yun sa vision. Mahirap, naharangan ng kamay eh. So kapag ganito naman, hindi naman na i-impede yung vision mo, tapos above handlebar, pero okay naman to. Huwag ka lang matatapad sa buhaya na enforcer. So napansin ko rin pala kahapon, no? Nung tinry ko to, parang nanibago ko sa handling niya. Kasi hindi siya ganun kabigat. Kasi nga wala yung ano eh, ito, itong lever guard. Mabigat kasi itong lever guard. So nakakadagdag siya sa ano, stabilization itong manubela natin. Mga stable siya, mas mabigat. Kahapon ano eh, parang magaanan, hindi bago ko, parang twitchy yung pakiramdam eh. Parang kumapalag-palag. Magaan siya. Ngayon medyo bumigat. Mas prefer ko yung ganito na handling. Bili na ako ng ano, thread locker. 150. Yan. Lalagay natin sa mga bolts. So lahat ng bolts nyan, lagyan natin ng thread locker para pa hindi siya luluwag sa yung sa vibration ng motor. May cases na lumuluwag yan eh. Para hindi siya lumuwag, lagyan natin ng thread locker. Yan, nalagyan ko na ng ano, thread locker yung mga bolts nito.
Tapos kinabit ko na rin yung crossbar. Ayan o. Tingin nyo, mas okay ba na may crossbar? Yun ako lang ng paraan. Pangit kasi pag nakabaligtad to eh. Ayan, mas okay tingnan. Siguro palitan ko na lang to ng ang titanium o yung silver na bolt ang side mirror. Tapos pati ito siguro palitan ko. Meron namang mahaba nito eh. Titanium or silver. Mas ito, bumili din ako ng ng stainless, itong maliit. Pinakalawang kasi hindi pala siya stainless eh. Papalitan ko na lang. Kasi nabili ko mahaba na konti. Lagarin ko na lang siguro. Tapos siguro palitan ko rin to ng bolt. Maganda rin yung titanium para bumagay dito sa yung FI na nakalagay. Kulay blue yun, di ba? Yung titanium, kulay blue na bolt. Lahat ng hangin. Teka, tayo ng pwesto, pakita ko sa inyo para makita nyo yung itsura nya pag nakaharap sa motor. So ito, yung view ko lang to eh. Doon sa Shell, pagpagas na rin ng 50. Let's go! Ayan, lever guard. Far end side mirror. Ito nga, nagay ko na yung crossbar na Moto Wolf. Ito ako kinakalawang oh. Palitan ko na stainless. Nakabili naman ako. So ito palitan ko rin to ng titanium bolts o silver na bolts. Saka ito pang side mirror. Ayos na. Yan, malagay ko pa rin yung yung phone holder ko. Ang navigate. Dito. Ito yung sa pang front cam. Uwi na ako. Update ko lang kayo. Nalagyan ko na ito ng tread locker eh. Dito ko natatapusin yung vlog. Ah. Init. Ayun lang mga bro. Ride safe.